Ayan, take note guys. So, ito yung ani namin doon sa may kabila, sa may kubo. Doon sa may ano, sa isa naming pakwanan. So, ganda po ng bunga niya at matamis po talaga. Hello, what's up guys? So, welcome to Kaalamat Vlog. So, for today's video po ay ano po, i-update ko po kayo dito sa may ano, pakwanan namin dito sa may malapit sa bahay. Bali, medyo natagalan na po ako bago mag-update kasi po ako may trabaho. So, ay, nakahubad po pala ako. Pasensya na po. So, siguro naman hindi nakakadere yung katawan ko. So, yun po. Abali, i-update ko po kayo doon sa pakwan. So, sana po magustuhan nyo. Bali, punta po tayo dito sa may pakwanan. So, ituturo ko po sa inyo yung ano. Yung kung ano po yung kagandahan ng may maganda ang pakwan. So ganito po yung matataba ang pakwan. So kung mapapansin po natin ay kuwan marami po siyang bulaklak. Bawal po tayong pumunta sa mga ano sa loob. Ayan po. Ganito po yung matataba ang kuwan, magaganda ang pakwan. Matataba. Ganito po talaga yung kung mapapansin natin talaga ang daming bulaklak. So hindi po tayo makakalapit. At gawa ng ano po ah, maano po yung mga bulaklak, baka po mapagpag. Yan po may mga bunga na. Ito po yung malapit dun sa bahay. Oh, grabe, napakaganda po ng pakwan na ito. Kaysa po dun sa ibaba, dun sa isa po na ano, sa may kubo. Ay kuan po ah. Mas maganda po ito. Halos ay hindi po nanunuyo. Yung po sa may kabila ay nanunuyo ang mga dahon. Dahil na rin po siguro kinapitan din ng sakit. Pero ang maganda po doon ay nagbunga na siya. Kumbaga naman po ay kikita na doon. Kaysa naman po doon sa halimbawa ay hindi pa po siya nabulaklak. Ay inabutan ng sakit. Ay madadali po. Hindi po siya makakasambot sa puhunan. Gaganda po oh. May mga bunga na po yan. Ah. Buong po. Malaki na rin pong bunga. Lalaki na po ng bunga na ito. Bali, ito po talaga ang magandang pakwan na nakita ko. Sobrang dami pong bulaklak halos. Bawat ano po ay may mga bulaklak eh. Ayan po eh. Kahit nga po dito eh. Ayan oh. May mga bulaklak po talaga siya. Ibig sabihin malusog po yung pakwan. Guys, bali libutin natin yung ano, yung pakwanan dito sa may malapit sa bahay. Andito tayo sa may gilid. So, hindi pa po tayo makakalapitan nito at gwa nang ito po ay may mga bulaklak. Pero may mga bunga na po siya. Dito po yung ano, napakaganda po ng pagkakatubo nito talaga. Gwa nang halos ay karamihan po ay may mga bulaklak. Ayan po may mga bunga na siya. Hindi po tayo makakalapit. Ano po? Ayan po, may bunga. Sample. Ayan. Mga yung iba po ay mga gakamauuna yung bunga. Update ko po kayo. Ano po? Ganda. Dami pong bulaklak. Ayan po. Ganda po ng pagkakatubo niya. Malalaki na po yung bunga niya. Oh, lalaki na po. Mga siguro po mga 1 kilo na ang isa. Bali siguro po mga 1 buwan at aani na rin po ito. Ayan po. Ito po yung ano, yung pakwanan dito sa may malapit sa bahay. Napakaganda po ng tubo nito. Halos ay kumbaga alagang-alaga po talaga. Pag talaga pong aalagaan yung pakwan ay talagang napakaganda. Hindi po malulugi. Kaya talagang konting sakripisyo po ang pag-alaga ng pakwan. Kung mapapansin po natin, oh, wala po kayong makikita halos na mga pakwan. Puro karamihan po damo. Pero tama lang po yan para po nakatago yung ano, yung pakwan. Kasi po ano, kung mapapansin niyo po yung last na video ko po doon sa kabila,
nagtatakip po kami doon ng mga pakwan kasi nga po pagka nainitan ay bibitak o kaya magkakaroon po ng mga sunburn yung balat. Pero ito po, hindi na po kailangan magtakip kasi yun nga, natatakpan po siya ng mga matataas po yung damo. Yan po yung hindi na po kailangan gamasan pagka, yun po yung sinasabi ko sa inyo na hindi na kailangan gamasan pagka malalaki na. Kasi nakakatulong din po yung damo sa pakwan. Lalo na po kung pagka malapit na pong anihin yung protection po yan ng sa araw. Yun po yung diskarte para po hindi bumitak, hindi magkaroon ng sunburn. Na kung mapapansin nyo po, ito po yung naman po yung mustasa na kung napatatandaan nyo po o napanood nyo po talaga yung aking yung video. Yan po yung pinunlaan namin. Ito na po yun. Lalaki na po. Ayan. Lipat na po namin. Pero po yung iba, hindi pa namin naililipat. Ayan po. Yan po yung mga pinunlaan namin mustasa. In-update ko lang po kayo para hindi po kayo mahuli. At meron po pala nagtatanong dun sa dun sa kabilang pakwanan kung ano na daw nangyari. Ay di atin po bisitahin. Ito po yun yung kabila. Punta po tayo. Ito po yun. Yan, ito po yung kabila. Bali, siya naman po ay may mga bunga na rin. Maliliit pa. Kasi siya nga po ay nahuli. Nahuli po siya ng gapang. Bali, sabi nga po ay kuan. Pero may bunga na rin po siya. Ito po, may bunga na siya. Ayan. Medyo nahuli nga lang po siya ng pag-aalaga. Kasi ito nga po yung dati kong in-upload na walang fertilizer. Pero inihabol po namin. Kasi nga po, sayang naman, malawak din po ito. Pero maaari po itong kahuli-hulihan namin ma-harvest. May mga bulaklak na po yan, tapos may mga bunga na rin. Ayan po, may mga bulaklak na. Yun nga lang po, hindi siya ganun kalago ang mga bulaklak. Hindi po katulad nung sa kabila na ito, na malapit na talaga siyang anihin. Pero ito, malalaki na po yung bunga nito. Ayan po, laki na ng bunga. Oh, malalaki na rin po, malapit-lapit na din po yan. Pero syempre, yung pong ito pong kabila, dito sa malapit sa bahay po ito ha. Ito pong kabila ay talagang malapit na. Mga siguro po yung mga 15 ay mag-harvest na rin po dito sa kabila na ito. Sige po, yun lang po. Akin lang pong in-update yung mga nagtatanong. Salamat po sa pagsubaybay sa panonood.